Hello guys, dito na naman tayo. May bagong amp tayo ditong i-repair. Ang amp na to ay live FET 500. Ito yung ano, yung FET series nila na unang model na lumabas. Kasi yung mga bagong model, ano na yun, may 0.2 na yun. FET 500.2. Ito yung unang version. At ang yung problema nito ay hindi tumutugtog yung isang channel. At iti-test natin. I-confirm natin yung problema na sinabi nung may-ari. At ito yung bulb limiter. Tingnan natin yung bulb limiter. I-on na natin yung unit. Walang problema sa protect, hindi may ilaw yung ano, yung protection niya. Tapos yung bulb limiter natin, walang ano, ilaw. Meaning diyan is walang problema sa ano, sa circuit. Walang shorted kasi hindi umilaw. At sa nakita natin na yung bulb limiter, kahit kunting ilaw lang, wala. At i-off natin. On natin ulit at tingnan natin yung bulb limiter. Kasi pag may problema yan sa amp, pag nag-consume yan ng kuryente, mauubos yung charge ng kapasitor. Kung may problema, kung may abnormalities sa amp, pag naubos yung charge ng kapasitor, yung bulb natin, ano yan, yung amp magpupul ng maraming kuryente, kaya ilaw yung bulb. Tingnan natin kung ilaw ba. Walang ilaw. Meaning dyan is yung amp stable, walang abnormal na nangyari. So may ano tayo, may suspect tayo dyan na sa input stage lang yung problema. Kasi sa power amp section niya, walang konsumong kuryente, walang problema sa power output. Kaya kunting ano lang kuryente yung na-dissipate kasi hindi umilaw yung bulb. Para malaman natin, i-buksan natin yung amp para sigurado. Bago nga pala, i-test natin, buksan natin yung amp. Test muna natin yung sounds. Ito yung channel na gumagana. Nakikita natin yung signal, umiilaw yung signal. May signal na pumapasok sa amp. Yung sa kabila, yan, walang sounds, wala ding signal, walang ilaw. So yung wire ni ano ko, ni vice versa connection, yan. Exchange natin yung connection, test natin ulit. May sounds dito. Pero dito sa kabila, wala. Wala pa rin. Buksan na natin. Test natin kung saan yung problema. Nabuksan na natin yung amp.
makita nyo dito yung capacitor, hindi na yung original. Obviously ano na to, ni-repair na to. Dito yung original na capacitor. I-jumper na lang dito kasi siguro malaki yung ano, capacitor. Hindi niya na-replace ng ano, capacitor na ano, yung pit sa amp, yung low profile, kaya ganito lang ginawa niya. Pero wala tayong problema sa capacitor kasi chinek natin yun kanina, yung bulbimeter. Ano, hindi nag-ilaw yung bulbimeter. Yung approach natin sa ano, sa pag-trace ng problema kung saan, dito ba sa power amp section or doon ba sa preamp galing sa ano, yung signal sa source. Yung ginawa natin is gumamit tayo ng wire to, connected yan sa ground. At yung signal, linagyan natin ng capacitor para pag may voltage na ano, check natin, hindi papasok sa test amplifier natin. Ito yung amplifier na gagamitin natin sa pag-test. Ano yan, guitar amp. Iti-trace natin yung ano, kung saan yung problema. Okay, pa-power on na natin. Power on din natin yung guitar amp. Check muna natin yung ano, yung source. Ano yung galing sa TV. Mapagkakatiwala mula sa buo. GMA Regional sa GMA New. Yan, may sounds galing sa signal ng TV. At ito, dito yung ano, power amp. Power amp. At itong connection na to, tinanggal ko sa power amp para maano natin, ma-trace natin kung saan yung sira, dito ba or doon sa preamp. Yeah, i-test natin to pag may lumabas na tunog. Meaning niyan, dito yung sira. Pero pag may pero pag walang tunog na lumabas dito, yung sira niya doon sa preamp dito. Test natin 'yan. Walang tunog na lumabas. Try natin i-volume. Ibig mo bang sabihin na dinala mo ako dito sa pamamagitan ng paglipad gamit ng bagay na ito? Merong ano, yung tama, tunog na lumabas. Yan ay isang mahalagang basto na katangitan. So yung problema natin sa Soul Society is nasa power amp. Pero
Bakit ang isang mahalaga at katangi-tanging bagay ay nasa iyong kamay? Yan. Galing yan sa pre-amp. Kaya mong mag-ibang anyo. Try natin connect yan ulit doon sa power amp. Baka ano. I-test natin. Okay, kinabit ko ulit yung ano, yung tinanggal natin na wire. Pero ano, yung pagkabit ko niya ulit, ano, gumana na yung channel A. Siguro loose contact lang yun. Yung, kasi yung tinanggal ko kanina yung wire, ito, ano, madali lang siyang na, ano, natanggal. Kaya pagbalik natin, binalik ko at test natin. Problema to sa ano, TV, yung wifi. I-test natin, no? Name is Pido, at your service. Ayan, yung kanina walang signal dito, pumasok. Ayun, meron na. Magpapakilig sa My Fantastic Pag-ibig ngayong. Yan, nawala na naman. Ah, dito yung problema, dito. Korya? Hindi ka talaga! Ano yan? Kasi sira yung... Steve! Ano dapat ang tawag mo sa akin? Eh kasi pal, boss, imis na utos ka na... Childhoods? Yan. Mawala siya. Iangat natin yung wire. Hoy, kalimutan yan. Na ako. Yan, malik. You Prince presents a handsome cowboy Sundays 2 p.m. Tanggalin natin yan. At si, ano na tayo? Tingnan natin yung ano, kung ano nangyari dyan. Boy, D1! Yung problema dito pala sa wire. Ginawa natin, nanggal natin to. Kasi yung mga wire niya dito, ano na, yung loose contact. Ginawa ko is direct ko na lang dito. Yan. At yung problema niya, nawala na. Hindi na loose contact. Kaya, pag chinek natin, test natin yung sounds. Bago natin ibalik to, linisin muna natin. Tapos ano, i-check natin yung ano, yung ano niya, yung DC offset. At saka i-consider natin yan na ano, na naayos na to.
Okay, check na natin yung ano, yung DC offset niya. Channel A muna tayo. Connected yan sa ano. Positive sa channel A speaker, tester positive, negative sa tester. Yung reading niya is 14.9 negative millivolts. Adjust natin. Gawin natin yung 0. Kung kaya ba abot ng 0. Ibang adjust yung sa ano pala to, sa bias. Yung nilaw yung ano, yung bulb limiter natin. Balik natin, ibalik. Napin natin yung adjust nung offset. Tingnan natin kung meron bang adjust ng offset. Okay, wala silang adjustment ng ano, DC offset. Ano lang, bias lang ng transistor yung quiescent current niya. Wala tayong magawa diyan sa DC offset. Meron tayong 15 millivolts sa output. Pero okay lang 'yan kasi maliit lang 'yun na millivolts lang. 15, so iyaan na lang natin yan. Considered na lang natin to na ano, yung fix na. Okay, wala tayong magawa sa ano eh, DC offset. Yung bias, binalik ko na yung bias nya. Kaya, okay na tong amp na to. Balik na natin. Maliit lang yung ano, problema. Wala tayong ano, wala tayong troubleshooting na mabigat na troubleshooting. Salamat tayo dyan kasi hindi tayo mahihirapan. Okay, salamat nga na pala guys sa suporta nyo ha. Yung hindi pa nakapag subscribe, subscribe na po kayo para matulungan yung channel at magawa tayo ng ano, marami pang magandang video. At saka yung may question kayo, i-comment nyo na lang sa baba. At saka paki-like na lang ng video pag nagustuhan nyo. Yeah. Salamat po guys. Thank you.